nangyari kay ni Mamalik mata ka lang. Hindi yun si Greg. Hindi. Ikaw ang makinig sa akin, Darius. Si Greg yun. Tingnan mo to. Tingnan mo na mabuti. Sabihin mo sa akin, Darius, hindi ba si Greg yan? Siya yung kausap mo kanina, di ba? I'm sorry, Charity. Tama ka. Si Greg na yung kausap ko kanina. Sinasabi ko sa'yo, tama ang gamot ko. Kailangan ko lang ma-inject sa bagong infected o kaya sa hindi pa nai-infect para malaman ko kung kaya ng katawan nilang gumawa ng antibodies laban sa virus. Unethical ang iniisip mo. Sa tayo hahanap ng willing subjects? Ow, 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 ow! Glenda! Glenda, tulungan ako! Sige! May nakarating kasing impormasyon sa kampo namin na may mali doon nangyayari dyan sa loob ng ospital na yan. Pinag-eeksperimentohan daw mga normal na tao. Magandang intensyon ni Doktora. Infected! Katina, makinig ka. Gusto kong malaman kung paano siya nakaligtas sa mga infected. Nabuhay siya. Kung nandiyan ang asawa ko, pakisabi sa kanya, pupuntahan ko siya. Please, Katrina, please. Hindi ko alam pa rin sasabihin mo. Darius, pwede mo pa sabihin sa akin kung nasan yung kampo nila. Kung ayaw nilang ipakausap sa akin si Greg, ako mismo pupunta doon para makita siya. Dapat siguro, pagplanuhan na natin yung pagpunta natin sa pier. Tapos doon na tayo maghintay ng barko papuntang Santa Martina. Sabihan mo na sila, ha? Mag-empake. Aalis tayo bukas ng maaga-maaga. Kapag hindi kumalat ang infection sa katawan niya, ibig sabihin, tama ang ginagawa nating formula. Evangeline, Faris, tignan nyo. Hindi ko makalat ang infection. Gumagana ang gamot. Wala akong panang para makabuusap sa'yo, Susie. Greg, buhay ang mag-ina mo! Oh, edi nakuha ko yung atensyon mo. Kasi tingin mo sa akin. Tingin mo sa katanga? Na ganun lang ako kadalilukuhin? Alam mo, wala kang pwedeng sabihin sa akin na makakapagpaniwala sa akin na kahit igilan mo na ako. Di rin naman papayag si Sister Rosita na iwan ka lang namin dito. Eh. Kaya kahit pabigat ka sa amin, isasama ka namin. Kaya tama na. Ano naman pala? Tama na! Pinaniwala mo pa ako na isusukwerin mo ko. Tsaka Greg, pasuyo naman oh. Pwede ba ang pasabi kay Katrina na dalawin naman niya ako? Nalinis ko na yung chikahan namin eh. Greg, thank you! Evangeline! What's happening? I don't know. Excuse me. Yung iba sa inyo sa likuran, ingat lang kayo. Baka may makatunog sa loob. Sira ang diskarte natin. Pag may pumalag, itong banyo agad. Copy that, boss. Tayo naman ang maghahari sa kaharian ng Diyos.
Agustin. Ano nangyari? Duro. Hindi ko alam. Baka may kulang. Baka... malapit eh. Baka... baka kulang sa dosage o sobra. Kailangan ko ulitin. Ulitin ko. Hindi! Hindi! Ulitin hindi ko. Mo na ito uulitin, Evangeline! Hindi mo na ito uulitin! Wala ka nang papatayin kahit na sino pa dito sa amin. Nandun na, Maris, malapit na ako. Hayaan mo lang ako. Makukuha ko to. Alam ko, may uulitin lang ako. Hindi, hindi, hindi na. Alam mo, hindi naman tayo titigil eh. Ipagpapatuloy pa rin natin. Ipagpapatuloy natin lahat ng mga test, pero sa ibang paraan, Evangeline. Hindi sa ganitong paraan. Hindi mo pwede isakripisyo ang mga tao dito na para mga hayop para lang masubukan natin yung gamot mong yan. Tama na! Bakit? Hayop na rin naman yan si Eduardo ah. Bago pa na infect? It doesn't matter, Evangeline, ha? Kahit pa! Evangeline, isisikreto ko to kay General. Hmm? Hindi ito makakalabas. Pero hinding-hindi mo na to uulitin. Dahil kung hindi, tatanggalin kita sa project na to. Naintindihan mo? Wala kayong magagawa. Kung wala ako, bakit ikaw? Hindi ba hayop na rin naman ang tingin mo sa mga infected doon pa? Nung pinag-i-eksperimentohan mo sila? Iba yon! Iba yon, Evangeline! At saka iba rin yung sinasadya mong ma-infect ang mga taong malulusog para lang masubukan yung gamot mo! I am telling you, this has to stop! Sige. Evangeline! Subukan mo. Subukan mo pigilan ako. Nagawin ko ang lahat. Makahanap lang ng cure. Kailangan ko ng cure. Anong kailangan mo? Init ng ulo mo. Eh di ba bukas na yung alis ni Greg, papunta dun sa honeymoon niyo sa Santa Martina. Para maging honeymoon niyo, nagkasama ka nga namin. Ito naman. Pero alam mo, hiniritan ko yan si Greg eh. Sabi ko sa kanya, kung ako na lang yung papalit sa'yo. Eh sira ulo ka pala eh! Ano ka ba? Eh, hindi naman ako type nun eh. Kaya huwag kang mag-alala. Sa'yo mo sa'yo na si Greg. Yan. Yan yung sasabihin mo sa akin? Eh, siyempre hindi. Katrina naman. Sawa-sawa na ako dito sa pinagkukulungan niyo sa akin eh. Tingnan mo naman oh. Kayo pwede ba? Papalayain mo ko, tapos gawin niyo akong membro ng kampo. Alam mo ba, sa dati kong kampo, may mga alalay kaya ako. Kaya ngayon, ikaw yung papalit sa kanila. Naginip ka. Greg! Greg! May sasabihin ako sa'yo! Punta ka dito! Greg! Oo na! Sige na! Sige na! Panalo ka na! Gagawin ka na gusto mo. Payag ka naman pala. Pinapasigaw pa ako. O sige na. Bilang unang utos ko sa'yo, gusto ko ng masarap na pagkain. Yung masarap ha, siguro naman may nakatago kayo dito. Gutom na ako eh. Meron. Pero alam mo, mas maganda kung ikaw ang bumili para alam mo magugustuhan mo. Teka, papakawalan kita. Sumama ka sa akin. Ma, mukhang mapupuyat ka na naman. Nire-review ko lang itong mga medical records ng mga infected na ginamot ko. Pare-pareho lang naman ng mga dosage na binibigay ko. Pero magkakaibang reaction time. Di ba gano'n naman talaga, ma? May mga taong allergic sa mani. Merong hindi.
Baka ganun lang talaga siguro, pati sa gamot. Alam ko. Sa harap ko na ang sagot. Tutuklawin na lang ako, hindi ko pa makita. Bata. Kailangan ko ng bata. Oh. Kailangan ko ng bata. Ma. Bakit ba natin kailangan lumabas pa ng simbahan para makapunta doon sa taguan ng pagkain? Kunan mo na nga lang ako. Eh, paano nga kung di mo gusto? Susi, sinusunod kita, pero ayokong mapagod para sa'yo. Teka, teka. Baka may infected dyan sa labas. Wala, walang infected dito. Oh, sige na. Pili ka. Sabi mo na kay Greg na buhay si Charity? May kasunduan tayo. Pero tinalikuran mo ako dahil akala mo iiwan ka namin dito. Pas dyan ka sa labas. Visit ka talaga. Katina, buksan mo to! Kung hindi, sige, isisigaw ako. Isisigaw ko na buhay si na Charity, ano, ha? Eh di isigaw mo. Hindi naman iniwala sa'yo eh. Kaya dyan ka sa labas. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Nagsinungaling ako sa'yo. Maraming infected dyan. Katrina, buksan mo to! Ano ba? Visit kapag ako nakaligtas dito, babalikan kita! Sa wakas, wala nang gugulo sa amin ni Greg. Wala na si Susie at hindi kami aabutin ni Charity. Kahit pa anong sabihin mo, magmakaawa ka, hindi kita pagbubuksan. Sino si Susie? Nakita ko yung disappointment sa mukha ni Doktora kanina. Ngayon na ako ulit pumalpak sa isang misyon. Anak, huwag mo masyadong dibdibin yung nangyari sa'yo. Ay, hindi mo naiintindihan. Sa akin nila ipinagkatiwala yung success na pagkahanap ng cure. Mas binigo ko sila. Makakabawi ka, anak. Kilala kita. Sa tuwing nadadapa ka, mas magiging porsigido ka na mapagtagumpayan ang susunod mong misyon. Teniente Aguilar. Doktora, may kailangan ko kayo. May iutos ako sa'yo. May panibago kang misyon. Ano yun, Doktora? Kailangan ko ng mga bata para makahanap ng cure. Kuya Greg! Kuya Greg! Sige, Totoy! Akbo ka uli! Ibubulsay ko na yung bumbunan mo. Sige. Oo, isa pang Totoy. May kakasa, bata. Sino ka? Kakasa ka? May puputok mo yan? Siguruhin mo. Kung gusto mong bumulagta dyan. Ha?
Kuya, ginagawa na tayo lumaban, kuya. Kuya, bumangon na yan. Ay, maporo na itong bata ako eh. Halika. Sumama ka sa akin. Teka! Teka! Ah! Alam mo, sumunod ka na lang sa akin. Uy! Kuya Greg! Ano nang ginawa yun? Hindi na nga lumalaban yung tao eh. Ano pa talagang gusto niyo sa amin, ha? Salamat po, Diyos ko. Salamat po at hinayaan niyang mabuhay ang asawa ko. Greg? Ngayon, alam ko na kung bakit sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi niyo ako hinayaang sumuko. Nabinigyan niyo pa rin ako ng lakas para lumaban. Hindi lang pala ako nabuhay dahil nandiyan pa ang anak ko. Hinayaan niyo pa akong mabuhay dahil bubuin niyo ang pamilya ko. Kaya maraming salamat po talaga. Kung kaya ko lang pong hilain ang araw para sumikat na siya. Para makapunta na po kami sa kampo ni na Greg. Isang tulog na lang po, pero hindi ko po magawang pumikit sa sobrang excitement. Habang hindi pa po namin siya kasama, kayo na po munang bahala kay Greg. Bantayan niyo po muna ang asawa ko hanggang sa muli namin pagkikita. Greg, kumis. Greg, gising na. Gising na, please. Greg, Greg. Sister, kung mga kalabang kami, sana kanina pa kayo bumulagta. Pero nilusog mo ang simbahan. Sinaktan niyo yung mga tao. Eh, lumaban sila eh. Alam nga naman patihado yung mga tauhan ko. Sister. Hoy, gising ka na pala, bata. Gusto mo matulog ulit? Kaya... Sabi mo hindi kayo kalaban. Ano bang kailangan niyo sa amin dito? Ang kailangan lang namin, ang mga armas ninyo. Baldad, kunin niyo yung mga armas, isama niyo si sister. Mukhang alam niya kung nasaan ang mga armas. Masusunod, boss. Para teka, paano naman kami? Paano naman puprotekta ng sarili namin kung wala kami mga armas? Problema ko ba yun? Bakit? Mga tauhan ko ba kayo? Bilisan niyo yan! Sasama mo rin pala si Fernan, no? Huwag mo ko ikumpara kay Fernan. Walang binatbat yun. Oo, naisahan niya ako minsan. Pero pag nagkita kami muli, kakain na siya ng alikabok. Alikabok! Alikabok! Greg, hindi nila alam na patayin si Fernan. Kaya mo sila. May mga armas naman kayo eh. At yung ba kailangan niyo sa amin? Ang kulit mo talaga, no? Kailangan ko mga armas ninyo dahil lulusob ako sa kampo ni Fernan na dapat sa aking kampo! Sa kampo kung saan nandun si Charity. Patay na si Fernan. Pwede mo nang lusubin ang kampo nila. Yun ay papahamak mo sila, Darius. Tara sa kaligtasan natin, Greg. Tsaka diba ayaw nila makapagsanib ko, Elsa? Sa lahat ng ayoko, yung niloloko ako. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Natagpuan namin ang bangkay niya. Kaya pwede mo nang pabayaan ang kampo namin at lusubin mo ang kampo niya.
Handa na ang lahat, boss. Nakuha na namin ang lahat ng armas. Sige, sige. Lapas na yan. Hindi nyo ba talaga kami titirahan ng kahit konting armas lang? May mga pamahalo pa naman kayo. No, gusto mo. Pag-iwan ako ng isang bala sa'yo, pero ibabawas ako kote mo. Gusto mo? Greg. Tama na. Nagtabi ako ng konti dyan. Pero mga dinamita at saka ibang mga armas. Alam na. Paano yung mga sasakyan, boss? Sasakyan nino? Sasakyan nila? Teka, nasa inyo ng mga armas namin eh. Baka naman pwede kahit yung sasakyan na lang. Kahit yung sasakyan na lang. Bakit? May lakad pa ba kayo? Pupunta kami ng Santa Martina. Santa Martina? Ano nakakatawa? Santa Martina. Excited na ako makita si Daddy. Ako rin, anak. Pero iwan muna kayo ni Yael dito sa kampo, ha? Kami na lang muna pupunta. Hopefully, pagkadating namin dito, kasama na namin Daddy mo. Eh, Papa? Sorry. Napulot ko sa CR. Magpaganda ka at makikita kayo ni Greg. Jimboy, ikaw naman. Ano na naman to? Baka mamaya may may-ari nito, ha? Sa totoo lang, hindi naman ako kailangan magpaganda na yung importante sa akin. Makita na kami ni Greg. Hmm? Malaman niyo na buhay kami dalawa. Sapat na yun. Tama. Charity, ready ka na? Oh, ready na. Ay, nakontak mo na ba si Lolet? Nakapatay na yung mga radyo nila eh. Pero mabuti na rin yun. Baka mamaya kapag malaman ni Katrina na pupunta tayo, eh gumawa pa ng kalokohan yun. Sa bagay, tama ka. Dari, salamat ah. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Salamat at tinulungan mo kami na makita ni Greg. Kung yun ba'y makapagpasaya sa'yo. O teka, huwag yung sabihin kasama kayo. Hindi, may iwan sila dito sa kampo. Ah, Chari, ako nang bahala sa mga makukulit na to, ha? Sige. Mag-ingat ka. Pakisabi na rin sa kakambal ko na, na miss ko na siya. Makakarating. O, sige na, alis na kami, anak. Mami, mami. Kayo, ha? Sige. Jimboy, ikaw nang bahala dyan, ha? Dito. Ingat! Kayong dalawa, kumukulit, ha? Aba. Ha? Promise? Aba. Promise. 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 Okay, good. Teka, Kat. Ang ba'y rinig ko? Kagabi pa nawawala si Susie? Hindi ko alam. Siguro sumabay ng takas nung dumating si Narigor. Teka, teka. Ba't naman tatakas yun? Sabi niya sa akin gusto niya sumama sa Santa Martina. Hindi ko alam. Siguro natakot kay Narigor kaya nawala na sa isip niya yung Santa Martina. Pwede. Ikaw, Greg. Excited ka na bang pumunta sa Santa Martina? Ewan ko ba. Excited ba yung ganito? Parang kinakabahan na di ko maintindihan, di ako mapakali. Ang isipin mo na lang, sa Santa Martina, mararanasan na natin lumabas ng walang armas. Yung hindi tayo natatakot na baka mamaya mayroong matahang infected. Makapagsimula na tayo ng bagong buhay. Siguro nga. Gusto ko mong isama ka, pero delikado para sa mga bata sa labas. Pero gusto ko na pong makisa at mayakap si Daddy eh. Ako rin naman, gusto ko na makasama yung Daddy mo eh. Mag-iingat po kayo, Mommy, ha? Huwag po kayo papakagat ni Daddy sa infected. Opo. Kayo rin dito, mag-iingat kayong dalawa ni Yael, ha? Alagaan niyo ang isa't isa. Yan ang bilin sa atin ng mga magulang niya. Alagaan natin si Yael. Okay? Opo, Mommy. Hindi ko po kakabayaan si Yael.
balik po kayo agad, ha? Tapos pagbalik niyo po, dapat kasama niyo na po si Daddy. Opo. Promise yan. Sige na. Pasok ka na dun. Sige po. Tara. Katrina, Greg, may problema tayo. Ano po? Sinira ni Rigor yung van. Yung fuel tank, yung makina, pati nga yung gulog, sira. Ito na lang ang natira sa atin. Para mang ayaw nila tayong paalisin dito. Hindi pwede yun. Hindi pwede hindi tayo makaalis dito. Alam nyo siguro, mas mabuti, mauna na kayo. Magpapaiwan na lang muna kami dito dahil hindi tayo lahat kakasya sa sasakyan. Kailangan na namin makaalis ni Greg dito. Baka maabutan pa kami ng Charity. Sigurado ko ba na yan pa rin yung daan papunta ko sa bahan? Eh, sabi ni Arvin, dire-diretso lang daw tapos kaliwa sa may dead end. Baka matampalangin ka. Mawala yung hindi sa labi mo. Eh, sobrang saya ko naman kasi, Darius. Ang daming kinuha sa akin itong epidemyang to. Yung biyanan ko, yung nanay ko, at ang buong akala ko, pati asawa ko, si Greg. Wala na rin. Pero nagkamali ako. Dahil may nagbabalik. Yung asawa ko. Buhay siya, Darius. Pero ang pag-asa ko para sa puso mo, patay na. Bakit hindi ko kinayang lokohin ka, Charity? Kung pinarindigan ko na hindi siya si Greg, hindi sana kayo magkikita ngayon. Ihinto ko na lang kaya itong kotse. Para ako na lang. Pinag-aaralan ko ngayon ng mga infected na tinurukan ko ng latest drug. Lumilitaw na kapag ka mas bata ang infected, mas effective ang gamot. Pag-eeksperimentuhan mo mga bata? Diba nakausap na si Katrina tsaka mami mo? Wala nga daw doon daddy mo. Pero nakita po ni mami si daddy kahapon eh. Bakit tinatago ni Katrina? Baka po may gusto po siya kay tatay Greg. Pihado to. Pag nakita ang mami mo tsaka si Katrina, gulo to. Ah! Opiel, sandali. Sasama kayo? Matagal kong pinaganda ng araw na to. At hindi ako papayag na pupunta sa inyo ang tahanan ng Diyos. Yung simbahan sumabog! Charity, di ba si Greg yun? Nandito na siya.